Good morning guys, at andito ano naman ako sa aking bakuran. Welcome to my channel. The as we always say, eco-friendly living, no? Anything that pertains to environment, food consumption, plants, animals, etc., no? Eco-friendly living. So today I will share to you kung paano kong ay popropagate itong mga tinanim kong mga guava java, no? Marami sila, oh. Okay, i-share ko sa inyo itong pagpo-process ko kung paano ko sila paghiwa-hiwalayin at paano ko sila pararamihin. So stay tuned. Okay, so umpisa natin dito. At ito yung pinakamalaki na. Makikita nyo guys, kapag tinanim natin dito sa cup, mas mabilis ang pagpo-process natin kasi madali siyang hugutin. Marami na siyang ugat. So ingatan lang natin, no, na huwag nating masyadong masugat or masaktan, no. Nakapalipot yung mga ugat dito itong bawat isa. Kaya ang kagandahan dito sa soil na ginagamit natin, buhag-hag siya yan. Kaya madali siyang pag-iwa-hiwalay, no. So ito yung isa guys, oh. Ayan, mahaba na, no. Mahaba na yung pinanggalingan niya. So isa to lalatag natin dito. Ayan. Isasama na natin yan sa ano, ihiwalay na natin. Ang paghihiwalay ng mga seedling natin, ang pinakamahalaga eh yung pinaka nakakonek na ugat doon sa pinakapuno, no? Di baling maputol dito sa pinakailalim, wag lang dito sa connection ng puno. Kasi pag dito na naputol yan, napakahirap ng mag-develop, no? Kasi mayroon na siyang mga dahon. So, kailangan mo talaga ng special care. ICU ka na, no? I-ICU mo na siya. Pero yung mga ganito, maputol man yun dito, actually yung iba nga, tinitrim pa ito, no? Masyadong mahaba. Ginugupit pa yan. Kasi ang mahalaga, may natira pang mga ugat, no? At stable naman na to. Yung iba kasi malambot pa ito, tumutumba pa, pero ito stable na, no? Ayan. So makikita nyo guys, ito yung formulation niya, dikit-dikit yan, no? Pinch nyo lang ng konti, dahan-dahan lang para hindi maputol yung ibang mga ugat niya, para matanggal yung lupa, no? Yung pinagkapitan niya. Ayan. Tapos pwede nyo na siyang hiwa-hiwalayin tulad yan. Hindi naman siya nakakapit. Nagkakadikit lang siya, no? Kaya madali lang siyang ihiwala. Ang kagandahan kasi sa ganitong klase ng pagtatanim, hindi mo na kailangan ng maraming preparation, basta kumuha ka lang ng malaking pot at itanim mo yung mga buto. Pagka tumubo na siya, saka mo ngayon ganito ang i-process, no? Even sa mga papaya, sa sili, sa okra, just make sure na palaging buo, no? At saka you'll do this at night time, yung before or after sunset, yung paggabi or ngayon before dawn ang oras na ako, no? It's about 4 o'clock in the morning, no? So yeah. So sa kanina doon sa nag-iisa, nakapag hiwalay ako ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, no? 10 bali na mga guava java. So ang susunod na process natin, kukuha na ako ngayon ng mga cup, no? Pupunuin ko ng mix natin, potting mix natin. So guys, isang way para hindi masyadong ma-stress yung ugat natin. Kukuha na tayo ng, kita nyo, this is
hindi siya wet, no? Hindi siya wet. This is kind of dry. Lagyan nyo dito. Tapos diligan nyo na siya, no? Ayan. Para hindi yung kung kailan mo itinransfer, itinanim. Eh, doon mo lang pa siya. Ayan. Tapos hahaluin mo siya, no? Make sure na ma-absorb niya lahat yung tubig, no? Ma-absorb niya lahat. Yung basang-basa, kagaya nito, no? It's already prepared. Basa siya, no? Makikita nyo, pag pinaga ko yan, may tubig. Eh. Ito yung gagamitin natin in such a way na pag nilagay natin dun sa cup, eh, pag diniligan natin, actually, hindi ko na kailangan diligan, no? Dahil basa na siya. Stable na yung sa ugat niya, no? Rather than nilagay natin siya sa ilagyan natin siya ng dry na mix, potting mix, pagka lapat nung ugat dun sa potting mix natin na dry, dun pa lang ma-stress na siya, no? Kasi naghahanap siya ng tubig, naghahanap siya ng moist. Tapos biglang ganito, sisip-sipin pa nito yung ano, no? Pag diniligan mo ngayon, magda-drop ngayon yung water, dadaan dun sa root, pero madi-disturb pa yung surface niya, no? Bababa pa yun, ano eh, mapupush pa siya. Kaya kapag ganito, ready ng moisted na siya, meron na siyang water itself, eh, mas balance na, mas mapag-iingatan natin yung root. So, from this, ito ngayon yung ilalagay ko rito sa cup. Ito yung cup, no? Ready na ito. Just make sure na may butas po yung ano natin, no? Yan, tumutulo. Yung cup natin, no? Okay. Ito na, yung susunod na process, dito ko na siya ilalagay. So, ganyan po mag-mix ng, or magdilig. Mas maganda kung unahin na nating basain yung lupa natin, rather than later na lang, no? Yan. So, ito na tayo. Kukunin natin yung pinakamalaking dahon. Ibig sabihin, ito yung pinaka-strong kuya nila, no? So, nakikita nyo, hindi ko masyadong pinuno pa, no? Pwede nating i-roll yung ugat. Hindi naman kinakailang i-drop to hanggang baba, no? Pwede itong naka-roll, no? Ayan. Protection na natin ang kamay natin, tapos saka natin ulit lagyan ng basang mix, no? Just make sure na hindi siya mai-stress, no? Or mapupunit. Kasi pagka napunit, ibig sabihin, apektado yung pinakaugat niya. Yun ang mahihirapan. Yan. So, hindi natin kailangan i-push hard. Kasi basa na yung mix natin, no? Basa na siya. Okay? So, yan na yun, no? Ipaprocess natin bawat isa. Tapos, eventually, itatransfer natin siya sa bigger pot, no? Pagka stable na siya dito, itatransfer natin sa bigger pot. Just like this. So guys, ito, makikita nyo, malaki na siya, oh, compared with the one we are processing right now. Okay, malalaki na rin ang dahon, stable na ito. Ito, pwede na siyang mabuhay dito ng 1 to 2 years. Pag stable na, let's say, 2 to 3 feet tall na siya. Siguro, ito, 3 months, 4 months, pwede ko na itong i-transfer sa final destination niya, sa lupa. So, ganun lang guys. At I hope this simple tutorial, sharing of my of what I do in propagating my trees, no, from planting ng ganito at hiniwalay natin, tinanim natin at pinakita natin kung gaano na siya kalaki, no? At
At sinabihan ko kayo kung paano natin ita-transfer sa final destinations. So that's all about it. I hope nabigyan ko kayo ng konting kalaman tungkol dito. Kung bago ka sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para mabigyan kayo ng mga advanced information sa mga susunod kong videos. Like and share na rin. If you have any suggestions, inputs, corrections, just leave comment down below. At maasahan nyo po na masasagot ko. So, that's all about it. Magandang umaga sa lahat. Bye-bye.